Picture perfect destination ngayong tag-init? Marami po niyan dito sa Pilipinas. Gaya na lang ng waterfalls sa Siquijor at Bohol na talagang mapafall ka sa ganda. Saksi, si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Mag-ala Tarzan ba ang gusto niyong peg sa inyong getaway? Pwedeng-pwede yan sa Kabugahay Falls sa Siquijor. Spotted nga ang ilang turista na enjoy dito. Pati sa iba pang water activities gaya ng pagsakay sa isang makeshift raft. Kung nag-aalala sa budget, no worries dahil sa halagang 40 pesos, one tusawa na ang pagligo. Very chill din ang vibe sa Busay Dream Falls sa Lubok, Bohol. Malinis at malinaw ang tubig. Magandang view pa ang sasalubong sa'yo sa halagang 50 pesos na entrance fee. Sa Zamboanga City, may pwedeng pasyalan na resort na agri-farm pa. Perfect spot lalo na sa mga gustong mag-unwind ngayong tag-init dahil pwede kang mag-swimming. Swap din for the gram ang ilang kubo at sculpture ng mga hayop. Picture perfect naman ang kanilang view deck. IG worthy rin ang tulay na matatagpuan sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Pagdaan mo palang dito, bubungad agad ang makukulay na painting. Kung food trip naman ang gusto, perfect bisitahin ng isang grape farm sa San Juan, Ilocos Sur. Bida rito ang iba't ibang uri ng grapes. May malakot yung candy pa nga. Ayon sa may-ari ng grape farm, mainam ang tuyong lupa at bihirang pagdidilig o ulan sa mga pananim na grapes. Maselan iso na no, iti matutudo, iti panagmula. At the tendency na nga mabulok DJ ramot na. Talaga nga haan nga tubo DJ seedlings no kasi yaya. Tampok naman ang campsite sa San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte. May choice kang mag-overnight stay sa kanilang kubo o kaya magtayo ng sariling tent at duyan. Ito yung mga camping sites na ganito, ano, medyo considered siya as emerging na tourist destinations dito sa amin. Ang promotion po namin, hindi lang siya during the peak season, ito po ay year-round. Tanaw dito ang binabalik-balikang view kung saan kita ang Mount Labo. Para sa GMA Integrated News, ako sa Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagganap sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ni GMA Integrated News Pilar Mel Fianco sa pagpirma niya ng panibagong kontrata sa GMA Network. Pinangunahan niya ni na GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Dumalo rin sina GMA Integrated News Consultant Grace De La Peña Reyes at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva at iba pang mga opisyal ng GMA Integrated News. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institution na. At ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alang ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help. Kung hindi tunay at totoo. Kaya we are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Fianco as a Kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. You are inspiration not only for those on cam, but behind cam. Again, Tita Mel, thank you. And we are so proud to have you continue as our anchor for 24 horas. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities
that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. Makikita sa kuha ng CCTV kung paano pagbabarilin ng angkas ng motorsiklo ang isang nakaparadang sakyan sa katumakas. Nasa loob ng sakyan ang isang negosyante. Sinugod pa siya sa ospital pero idineklara na rin dead on arrival. Narecover sa crime scene ang 8 basyon ng bala ng kalibre 45 baril. Ayon sa pulisya, away sa negosyo ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Posible rin daw na kakilala ng pamilya ng biktima ang mga salarin. Patuloy ang investigasyon. Posibleng magkaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong tag-init. Inaasahan kasing sisipa ang kabuang demand ng mga consumer ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, maaaring mapilitang gamitin ang mga diesel plant para madagdagan ang supply. Mas mahal ang benta sa kuryente, kaya maaaring mauwi sa taas singil. Pagtitiyak naman ng DOE, sapat ang supply ng kuryente sa ngayon, pero sa reserba, maaaring magkaproblema. Posible ang yellow alert o pagnipis ng reserba kung hindi mag-online ang mga bagong planta ngayong tag-init. Bagong buhay at pag-asa para sa mga dating nakapiit. Yan po ang hatid ng mga bagong proyekto ng Manila City Jail. Isa sa mga proyekto ang pagbibigay ng Caritono Food Cart na magagamit sa pagtitinda ng mga nakalayang PDL o Persons Deprived of Liberty. Kasama sa Caritono ng ilang ingredients at gamit sa pagluluto. Laking pasalamat ng ilang beneficiary dahil paraan umano ito para kumita sila at magampanan ang tungkulin sa kanilang pamilya. Sa proyektong Padyak para sa Pagbabago naman, kasama pati ang mga kasalukuyang PDL. Sila ang gagawa ng special pandesal na may peanut butter sa bakery ng Manila City Jail Dorm. Ang tinapay na ito, ilalako ng mga dating PDL na mag-iikot sa Maynila gamit ang bisikleta. Hiwalay na si Karina ng K-pop girl group na aespa at ang Korean actor na si Lee Jae-wook. Usap-usapan naman kung sino ang kasama ni Kylie Padilla sa kanyang trip sa Japan. Narito ang showbiz aksyon ni Lar Santiago. Ilang linggo matapos ipahayag ang kanilang relasyon sa publiko, hiwalay na sina aespa member Karina at South Korean actor Lee Jae-wook. Ayon sa isang Korean entertainment site, kinumpirma ang balita ng mga source mula sa kanilang mga agency. Sinabi ng source mula sa ahensya ni Lee Jae-wook, nagpa siya ang aktor na makipag-break para mag-focus sa kaniyang project. Kinumpirma rin ng source sa SM Entertainment na ahensya ni Karina na totoo ang breakup. Official nang nakapag-enlist sa military si South Korean actor Song Kang. Sa kanyang latest IG snap, ipinakita niya ang kanyang buzz cut hair. Bago yan, gumawa rin siya ng liham para sa fans kung saan ipinakita niya ang kanyang pasasalamat sa kanila. Nagbahagi rin si South Korean actor Kim Min-kyu ng kanyang buzz cut look. Handang-handa na rin sumalang ang South Korean actor sa mandatory military service. Nag-post din siyang nakasalut at sinabing magbabalik siya. Fresh from their Holy Week vacay, balik trabaho na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Game na game silang sumalang sa isang summer pictorial. Ngayong linggo, gagawin ang story conference para sa bago nilang series. May nilulook forward din silang pelikula na kanilang pagbibidahan. I'm excited. I'm experience yun kasama si Aki. This is the first time na mag-shoot ako ng movie, so medyo nahangapa pa ako. Land of the Rising sana naman ang vacation destination ni Kylie Padilla. Pero sa kanyang IG, spotted na may kasamang aktres sa kanyang Japan trip. Kaya napatanong ang marami kung sino ito. Hirit ng ilan, bagong love life ba yarn? Wala pang komento ang aktres. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi.
mahigit 7,000 kumuha ng MedTech licensure exams, Tubong Cebu ang top-notcher. At may papel ang kanyang mga aso sa kanyang tagumpay. Ayon kay Jen C. Pilapin, nagsilbing stress reliever niya ang 32 alagang aso. Malaking tulong din daw sa kanya ang matibay na support system kabilang ang kanyang pamilya. Darating ni Jen C. ang success sa kabila ng mga kinaharap na problema bago mag-exam, kabilang na ang pagkakasakit ng kanyang lolo. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.